Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nasarap na ang ginagawa naming cake ni Jan. Ang pogi mo talaga, anak. Bumaba na tayo at tulungan na natin si Nana Rosalinda na maghanda ng mga pagkain. Nakasuot si Jan ng isang cute Spider-Man outfit. Ibinigay ito ni Axel sa kanya kanina nang pumunta ito sa bahay para tumulong mag-set up sa labas ng bahay. Oo, nag-decide kami na i-celebrate ang birthday ni Manong Selmo sa labas ng bahay malapit sa beach. Agad kaming bumaba at nakita ko kaagad si Sungit. Tinulungan niya si Manang na dalhin ang mga pagkain sa labas. Si Jan naman ay tumakbo papalapit dito. Tito Axel! Masayang tawag nito sa lalaki. Agad naman itong kinarga ni Axel nang lumapit ito sa kanya. Mabuting tao naman pala talaga si Axel. Kahit na suplado ito. Close na nga sila ni Jan. Ang gwapo mo naman, bata. Nakita ko pa ang pagkurot nito sa pisngi ni Jan. Of course, gwapo ang daddy ko. Kaya naman gwapo din po ako, tito. Nakangiting tingin ang anak ko dito. Now speaking of the devil, akala ko ba hinahanap niya kami? Bakit parang wala naman yung ginagawa para mahanap kami? Nakasimangot ka na naman. Oo, medyo close na kami ngayon, pero suplado pa rin naman ito. Naiisip ko lang kasi ang demonyo kong asawa. Nakita kong tumawa ito sa sinabi ko. Totoo naman talaga eh. Nagulat si Tatang Selmo sa ginawa namin. Halos maiyak pa nga ito. Nagpasalamat ito sa amin ng paulit-ulit. Agad kong inilabas ang cake na ginawa namin ni Jan mula sa ref. Ganyan ka ba gumawa ng cake? Nakangising sabi ni Axel sabay turo sa cake namin. Pinagtatawanan mo ba ang cake namin? How dare you? Huwag na huwag kang kakain ito, ha? Agad akong tumalikod at iniwan itong nakangiting aso sa loob ng kusina. Hindi naman iyong perpekto pero ginawa namin iyon ng may pagmamahal. Maya-maya masasabi kong perfect ito sa parating iyon. Lolo, hipan mo na po yung kandila. Masayang sabi ni Jan. Nakatayo ito sa harap ng cake kasama si Manong Selmo. Baby, si Lolo Selmo ang dapat mag-blow ng candle dahil birthday niya. Napanguso naman ito sa sinabi ko. Naku, iha, okay lang. Sabay na lang kaming mag-iihip ng kandila nitong si Pogi. Umaliwalas naman ang mukha ng anak ko pagkarinig nito sa sinabi ng matanda. Wala akong magawa kundi hayaan ito. Kumanta kami ng happy birthday to Manong Selmo at pagkatapos nito ay hinipan na niya ang kandila kasama si Jan. Napatawa tuloy kaming lahat sa ginawa ni Jan. Maski si Sungit nga ay napatawa din. Pasado alas 8 ng gabi, nasa kwarto si Jan sa oras na nito dahil napagod ito sa kakulitan ni Axel. Naiwan kami ni Manang Rosalinda kasama ang asawa nito na si Manong Selmo. At syempre si Sungit. Ininom kasi namin yung binili kong wine. Marami din kaming pinag-usapan. Pumasok si Manong Rosalinda para mag-ayos sa loob kasama si Manong Selmo. Kaya naiwan kami ni Axel sa labas. Nang unang beses na makilala kita, malayo ang tingin mo sa dagat. Tila ba may hinihintay ka? Hindi ko mapigilang itanong dito. Nasa iisang table kami at nakaupo ako sa harapan niya. Nakita ko kung paano siya hindi mapakali sa tanong ko. Dumagok ito sa wine bago ibinaling ang tingin sa akin. Guwapo si Axel. Pero walang makakapantay kay James. See, kahit ilang ulit akong saktan na lalaking yun, nagagawa ko pa talagang purihin ang gagong yun.
Well, kung ayaw mong sagutin ang tanong ko, okay lang naman. Curious lang talaga kasi ako. Pakiramdam niya ay ayaw niyang pag-usapan iyon. Na-in love ka na ba? Seryosong tanong nito sa akin. Noong sinabi niya ang salitang love, si James agad ang unang pumasok sa isipan ko. Siyempre. Kung ganoon, bakit ka nandito? Hoy, ano ba? Tinatanong muna kita kaya kailangan mo muna akong sagutin. Binalik lang kasi nito ang tanong sa kanya. Gumisi naman ito sa sinabi ko. Natakasan ang pagmamahal. Alam mo, minsan ang sarap sa pakiramdam. Minsan masakit din. Mapait na sabi nito. Nakaupo lang ako habang pinapanood siyang nagsasalita. Kasal ako dati pero hindi ko iyon sineryoso. Para kasi sa akin laro lang ang pagmamahal. Ako ang dahilan kung bakit siya umiiyak gabi-gabi. Masyado ko siyang sinaktan. At nung narealize ko na mahal ko siya, iniwan na niya ako. Kasama ang anak namin. Hindi ko alam pero naiyak ako sa story ng buhay niya. Ang gago mo. Hindi ko mapigilang magkomento. Naaawa ako para sa babae. Alam ko ang pakiramdam dahil pareho kami ng nararamdaman. Gusto kong suntukin si Axel sa mukha nito pero baka masaktan lang ang kamay ko sa tigas na mukha nito. Ngayon, ikaw naman ang magkwento. Huminga muna ako ng malalim bago ito tiningnan sa mga mata. Nasa isang kasal ako na walang kasiguraduhan. Hindi patas ang pagmamahal gaya ng buhay, nakakaloko ito. Masarap sa pakiramdam pero minsan, ito rin ang dudurog sa puso natin. At napaka-unfair lang talaga. Wala tayong kakayahan na kontrolin ang nararamdaman ng ibang tao para sa atin. Kung mas marami kang sakripisyo, mas marami kang makukuhang sakit. Huminga ako ng malalim. Kung mapait ang buhay pag-ibig nito, mas mapait ang sakin. Siya ba ang ama ni Jan? Sa kasamang palad, oo. Pero hindi ako nagsisising naging anak ko si Jan. Dahil siya ang pinakamagandang bagay na ibinigay sa akin ng Diyos. Si Jan ang lahat sa akin. Kaya ka ba nandito dahil nagtatago ka ba sa kanya? Hindi ko alam kung saan papunta ang usapan naming ito pero gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Mahal niya ang kapatid ko. Siyempre, alam ko na yun sa umpisa pa lang dahil ako ang dahilan kung bakit hindi sila magkakatuluyan ng kapatid ko. Sinaktan niya ako sa maraming paraan pero nananatili ako para kay Jan. Hindi ko gustong madamay siya sa kung anuman ang meron kaming dalawa ng ama niya. Nakakainis. Komento nito. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap namin ni Axel nang makarinig kami ng yating papalapit sa amin. Agad din lumabas mula sa loob ng bahay si Manong Selmo at inoon nito ang ilaw na nasa malapit sa dagat nang sa ganoon makita namin kung sino ang nasa yate. Hindi ko alam pero agad akong kinabahan pagkakita ko sa tatlong mamahaling yate na nasa harapan namin ngayon. Mula sa yate, bumaba ang mga taong hindi ko inaasahang makikita sa ngayon. Agad akong napahawak sa kamay ni Axel na nasa tabi ko. Relax, sabi nito na mapansin niyang nanginginig ako. Gusto kong mag-relax pero hindi naman siya nakakatulong. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo, sir? Tanong naman ni Manong Selmo. Pero hindi malang sila nagbigay ng sulyap sa matandang lalaki. Sa akin sila nakatingin. Lalo na yung nasa gitna. Nakatutok ang mga mata niya sa akin. Agad dumilim ang mukha nito nang tumingin sa kamay kong nakahawak kay Axel. Bibitiw ka ba sa kanya o papatayin ko ang lalaking ito sa harapan mo? Turo nito kay Axel. Narinig ko ang pagsinghap ni Manang Rosalinda sa sinabi ni James.
Hindi ko alam kung dahil ba sa takot, kaya ko tinanggal ang kamay ko mula kay Axel. Habang pinagmamasdan ko si Axel, ay parang hindi siya natatakot sa presensya ni James. Hihilahin na sana ako papalayo ni James kay Axel. Ngunit hinawakan ni Axel ang kamay ko at itinago ako nito sa likuran niya. Napasinghap ako ng suntok ni James si Axel sa mukha nito. James, tumigil ka nga! Sigaw ko nang sinuntok nito si Axel. Akmang dadaluhan ko siya nang pigilan niya ako. Kinaladkad ako nito papasok sa loob ng bahay. Nasaan ang anak ko? At uuwi tayo ngayon din. Sabi nito sa mapanganib na boses. Hinaklit ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak nito at lumayo sa kanya. No! Kung gusto mong umuwi, ay umuwi ka. At huwag mo kaming isama ni Jen. Matigas na sabi ko. Umigting naman ang panga nito sa sinabi ko. Sa tingin mo ba, may magagawa ka, Samantha? Uuwi tayo ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Pumula ang mukha nito dala ng galit. Mami? Mula sa taas ng hagdanan ay nakatayo si Jen. Siguro nagising ito mula sa ingay. Agad naman itong inakyat ni James upang kargahin at dalhin pababa. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ko palabas. Ni hindi na ako nakapagpaalam o nakapagpasalamat man lang kinamanang Rosalinda o maski na kay Axel. Paglabas namin, hindi ko na rin nakita si Axel. Karga nito si Jen habang mahigpit naman ang hawak nito sa akin. Nasa loob na kami ng yate at inihatid muna ni James si Jen sa kabin para makatulog ito ng maayos. Nasa may riling ako ng yate nang makita ko ang mukha ni Clyde na nasa kabilang yate. Ang gunggung. Hindi ko dapat sinabi sa kanya kung nasaan ako. Wear it at pumasok ka sa loob. Masyadong malamig dito sa labas. Inabutan niya ako ng jacket na agad ko namang kinuha dahil sobrang lamig naman talaga. Sumakay kami sa chopper ni James pero hindi ko siya kinakausap. Dumating kami sa Maynila na walang kibuan. We parted ways nung nasa Maynila na kami. Nasa airport na ang sasakyan ni James pagdating namin. Hinatid nito si Jan sa kwarto, kaya nauna na ako sa kwarto namin. Agad akong pumasok sa CR para hindi ako abutan nito. Lumabas ka dyan, Samantha, at mag-uusap tayo. Sigaw nito mula sa labas ng CR. Pero hindi ko siya sinagot. Pagkatapos ng lahat, ganito lang ha. Gusto mo bang sarain ko ulit itong pintuan? Ano? Hindi pwede. Agad akong lumabas mula sa sinasabi nito. Pero hindi ko pa rin ito pinapansin. Papunta na sana ako sa kwarto ni Jan nang hinawakan niya ang braso ko at pinaharap ako sa kanya. Pero kahit nakaharap na ako sa kanya ay hindi pa rin ako tumitingin sa mga mata niya. Samantha, look at me. Mahinahong sabi nito nang hindi ako tumingin at siya mismo ang nag-angat ng mukha ko. Bakit mo ako iniwan, Samantha? Alam mo bang halos mabaliw na ako sa kakahanap sa inyo? Please, don't do it again. Mababaliw ako, Samantha. Seryosong wika nito. Pero wala akong masabi. Totoo bang kasama mo si ate sa London? No, mabilis na sagot nito. Nakita ko ang mga pictures nang umuwi ako. Pero Samantha, 2 years ago pa nung kinuha ang mga larawang iyon. Paliwanag nito. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya o hindi. Yung ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan? Agad nag-iba ang anyo ng mukha nito sa sinabi ko. Hindi, yung video. May nagpadala sa akin ng video. Inabot ko sa kanya ang phone at pinlay ang video. That's bullshit! Hindi ako yan, Samantha! Sino ang walang hiyang nag-send sa'yo niyan? Tell me! Galit na sabi nito. Ngunit sigurado ako na ito at si Ate Camila ang nasa video.
kung hindi si James ang lalaki sa video. Sino ito? Diyos ko, nagkamali lang ba ako ng konklusyon? Ewan ko, may nagpadala lang sa akin yan, James. Dito ka lang sa bahay at huwag na huwag mo akong tatakbuhan uli. Dahil kahit saang impyerno ka magtago, makikita pa din kita. May pupunta lang akong tao, babalik din ka agad ako. Tiningnan ko na lang ang pagsarado nito ng pintuan. Payapa akong natutulog na may maramdaman akong may humila sa akin palapit sa kanya. Sisigaw na sana ako para humingi ng tulong nang maamoy ko ang bango ni James. I miss you, Samantha. Sabay halik nito sa buhok ko. Paulit-ulit itong bumabalik sa pandinig ko. Akala siguro nito ay tulog na ako. Mas nilapit pa ako nito sa kanya. Niyayakap niya ako sa likod at alam ng Diyos kung gaano ako nagpipigil. It feels not real dahil hindi ako sanay sa ginagawa ni James sa mga bagay na ganito. Talaga bang inaalagaan niya ako ngayon? Mahalaga na ba ako sa kanya sa ngayon? Ang sarap sa pakiramdam kapag nasa braso niya. Siguro dala ng pagod kaya't nakatulog ako kaagad. Nang magising ako kinabukasan, ay wala ng James na nasa kama. Agad akong bumaba para mag-almusal. Nang marinig ko ang hagikikan sa kitchen area, agad naman akong pumunta doon at nagulat ako na makita ko si James at Jan. Napangiti ako sa nakikita ko. Nagluluto si James, samantalang nag-cheer naman si Jan sa kanya. Nakasandal ako sa pinto sa kusina nang makita ako ng anak ko. Good morning, Mommy! Agad akong lumapit kay Jan upang bigyan ito ng halik. Nang binaling ko naman ang tingin ko kay James, nakaturo ito sa pisngi niya. What? Nagtatakang tanong ko dito. Nakikita mo sinusubukan ko magluto, ngunit hindi ko magawa. Magkakaroon ako ng lakas para tapusin to. Pero kailangan ko ng energizer, Samantha. Kaya halikan mo din ako. Parang bata na sabi nito. James, ano ba? Nasa harap ka na dyan, no? Kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo. Napanguso naman siya. Akala mo ba ang cute mo? No, so stop doing it. Para kang bata. Fine, ihahatid natin si Jan ngayon pagkatapos. Dediretso tayo sa kumpanya. Inihahanda niya ang pancake na ginawa niya nang sabihin niya yun. At bakit naman ako sasama sa opisina mo? Ayoko mawala ka sa paningin ko. Kaya sasama ka sa akin kung saan ako. At nilipat ko ang sekretary ko sa Cebu. Kaya ikaw muna ang sekretary ko ngayon. Nakangising sabi nito. Secretary? Ako? No way!